Mukhang mas mapapadalas ang tanghali ang puro isda at gulay dahil tumaas pa raw ang presyo ng baboy at manok mula sa mga mismong supplier. Para sa update, magbabalita live mula sa Quezon City, si Shaila Francisco. Shaila, magkano na ang mga farm gate price ano? At magkano ba last week? At magkano na ngayon? Cheryl, nung pumunta nga tayo last week sa mga baboyan, umaabot lang ng 175 to 180 yung presyo ng farm gate price. Pero nung dumating yung weekend at hanggang ngayon, umaabot na sa 190 hanggang 220. Dahilan para yung ibang mga dealers hindi na makahakot at makasupply sa ilang palengke na pinagbebentahan nila nung baboy. Cheryl? So totoo ba na dahil dito, may mga tindero nang hindi sumusunod sa price cap? Tama ka dyan, Cheryl. Kasi kahit anong pagtaas doon sa farm gate, papasa yan doon sa mga ahente, sa mga dealer, sa mga katayan at maging doon sa retail price. So kung tumaas to ng mga 20 hanggang 30 pesos, ibig sabihin tataas din yung kasalukuyang bentahan sa palengke ng 20 to 30 pesos. Pero sinasabi naman sa atin ng DE na tumataas na yung compliance, maraming sumusunod sa price cap. Yun nga lang daw, sinasabi ng mga tindera, palugi na nila kung ibenta to, dahilan para yung iba sa kanila magbawas na ng tao sa kanilang pwesto. Shaila, inireklamo ng ilang pork producers na may ilang pamilihan sa Metro Manila na 90% ang ibinebentang imported na karne. Totoo ba ito? Cheryl, nung nakausap natin yung Quezon City veterinarian, sinasabi nga niya na may iba dito sa Quezon City na nagbebenta ng 90% frozen meat or imported na meat. Ang dahilan daw, kasi mas mura yung mga imported meat at kung itong binenta nila, makakasunod sila sa price ceiling. Kasi sa kasalukuyang sitwasyon ngayon, mahirap makasunod kung lokal na supply yung ibebenta mo unless na lang may tulong o dumating na yung baboy galing sa Mindanao na ipinangako ng Department of Agriculture. Cheryl? At kung 90% man ang binebenta, may nalalabag ba or wala naman? Kasi ang target, basta ang target lang ay makapasok sa price cap, hindi ba? Regardless kung imported ito or locally sourced. Tama ka dyan, Cheryl. Basta makapasok sa price cap, whether frozen or local, okay naman sa DA. Basta masusunod lang yung safety guidelines, katulad ng pagkakaroon ng chillers at freezers. Kasi minsan kasi pag nagbebenta ka ng frozen or imported meat at hindi maayos yung safety standards or yung health standards, pwedeng pagmulan niya ng sakit tulad ng mga salmonella. So yun yung binabantay nila, yung maingat na pagbebenta ng mga imported meat na ito sa palengke. Cheryl? Pahabol lamang, Shaila, no? Ang siste, mas lalo pang tumaas ang presyo ng karning baboy nang magpatupad ng price cap. Ganun ba nangyayari ngayon? Cheryl, sa ibang mga palengke kasi, mas nakakasunod na sila, bumaba yung presyo. Ang problema, yung mga hindi nakakasunod, hindi na lang nagbebenta. So hindi natin masabi kung talagang tumaas dahil sa price cap. Kasi mas iba, pinipili na lang nila magsara kesa lumabag doon at maparusahan. Cheryl? Alright, maraming salamat, Shaila Francisco.